Good day mga ka-idol, Merry Christmas! Update muna tayo sa East Asia Super League na kung saan ngayong January 3 ay maglalaban nga ang Meralco Bulls kontra sa New Taipei Kings na kung saan ibabandera nila si Hayden Blankley, Tony Mitchell at si Jeremy Lin ng NBA. Kaya naman inaasahan na pahihirapan ng New Taipei Kings ang Meralco Bulls. Ang kartada ngayon ng Meralco Bulls sa East Asia Super League ay 1 win and 3 losses, samantala ang New Taipei Kings 2 wins and 0 losses. Sa grupo nila, ang Group B ang number 1 sa standing, ang Seoul Knights na kung saan meron kartadang 2 wins and 2 losses. Samantala, pumangalawa ang Rakuyo Golden Kings na meron din 2 wins and 2 losses. Kaya ang apat na team na ito ay magsasalpukan sa mga susunod na araw. Pero ngayong araw ay magkalaban ang Meralco Bulls kontra sa New Taipei Kings na kung saan hinahanap nga ng Meralco ang pangalawa nilang panalo. Speaking of Meralco Bulls, breaking news, matapos nga magkaroon ng injury si Saul Braimo, ang Commissioner's Cup import ng Meralco ay meron na silang nahanap na replacement import dahil hindi naman talaga si Zach Lofton ang kanilang kukuning import. Pansamantalang import lang si Zach Lofton ng Meralco Bulls sa Commissioner's Cup. Kaya naman, ibabandera ng Meralco Bulls si Sean Miller. Si Sean Miller ay merong edad na 30 years old at merong height na 6'7". Isang high flyer, big man, merong shot blocking ability at magiging energy guy ito ng Meralco Bulls at magiging anchor sa depensa ng Meralco Bulls. At inaasahan anytime sa susunod na laban ng Meralco Bulls ay makakasama na at makakapaglaro na si Sean Miller at hindi na si Zach Lofton dahil maliit ito para sa Commissioner's Cup bilang import. Kaya kinakailangan nila ang serbisyo ni Sean Miller na posibleng magpakitang gilas at bumulaga sa mga kalaban dahil ang bibigat na mga import ngayong Commissioner's Cup. At isa pa rin breaking news, ang SMB guard na si Simon Inciso, malaki ang posibilidad na pakakawalan na ito ng SMB matapos nga mag-activate or i-activate si Terrence Romeo ng SMB. At limited minutes na rin lang ang ipinapakita or nilalaro ni Simon Inciso nang bumalik si Terrence Romeo. At sa magandang ipinapakita rin ni Chris Ross ay malabo nang makakuha pa ng minuto si Simon Inciso. Kaya gagawin na lang daw itong trade asset ng SMB. At meron na daw kausap ngayon ang SMB na kupunan na posibleng paglipatan ni Simon Inciso. Ito nga ay ang Converge Fiber Xers. Kinakausap na ng management ng SMC or ng SMB ang Converge Fiber Xers para ipadala si Converge, si Simon Inciso sa Converge at kapalit daw ang isang big man. Inihintay pa ang negotiation kung papayag ba ang Converge na ibibigay nila ang kanilang big man kapalit lang ni Simon Inciso. Si Simon Inciso, kung matatandaan nyo, pumasok ito noong 2015 at nakuha ito ng Rain or Shine Elastopinters sa second round. At sumula noon ay nagpalipat-lipat na ito ng iba't ibang kupunan. At ito nga ang huling kupunan na pinaglaruan ay ang SMB. Kaya naman sa experience na meron si Simon Inciso, malaki ang may tutulong neto sa Converge Fiber Xers. At dahil na rin sa kanyang pagiging shooter ay tiyak hahanap-hanapin at malaki maiaambag ni Simon Inciso sa Converge Fiber Xers kung magkakasundo nga ang SMB at ang Converge kasama na si Coach Aldin Ayo. Naghahanap kasi ngayon si Coach Aldin Ayo ng isang leader na posible nilang sandalan anytime pagdating sa crunch time. At isa pang update, ang big man ng Northport Batang Pierre na si Will Navarro. Marami ang nagtatanong na saan na ba ito at hindi pa naglalaro. Kagagaling nga lang sa ACL injury ni Will Navarro at ayaw pa mismo muna
ibigay at ipaglaruin ng management at ng coaching staff ng Northport Batang Pier si Will Navarro dahil baka lumala ang injury. Pero alam nyo ba, ayon sa ating insider, kahit hindi ito naglalaro ay mayroon ng umaasintang kupunan nito para paglipatin ito once maging 100% na ito. Pero bago pa man ito paglipatin ay paglalaroin muna ito sa Northport at titingnan po na second time kung babagay ba at po pwede na bang ilipat ito at kung hinug na. At ito nga ay ang SMB Berman para maging backup big man ni siyempre ni Junmar Pajardo. Kaya naman ayon sa ating report, si Boss Al Francis Chua daw mismo ang kumakausap ngayon sa Northport Management na posibleng paghandain na si Will Navarro at anytime kukunin na nila ito. Ang tanong, sino ang ibibigay ng SMB? Yan ang ating pakaabangan sa mga susunod na araw. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Anthony Lucky Alon, Kagawad Katsakun Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Ronald Bersubidan, Angeles Victoria, Baplor Elisa, Baslan Jericho, Baslan Jomar, Bylon Adonis, at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pag-suporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa bagong Facebook fanpage ko, Hapres PH po. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming maraming salamat po.